Good evening. Welcome back to my channel. Ngayon maggagawa tayo ng pie. Ang pie na ito is cottage cheese ang laman. Ito ang ingredients natin, nakalagay na dito sa masing table ko ng 500 grams of flour and 100 grams sugar. Now I will add 3 eggs. Servirebbe un cameraman qua. A me mi servirebbe un cameraman. Cioè, quando mai. And 250 grams of... Ecco qua, cucina di... Tipo quella lì di cosa lì? Benedetta. Benedetta. 250 grams of butter. Così sta meglio. Stai registrando? Sì. Lo so pure io. Sì. Si sente anche la voce tua. And vanilla extract. Vabbè, la tua voce si sente. Now we have to master. Chiudi se non ti vuoi stare qua. Sadya itong hindi pinapalambot ang butter. Kasi pag pinalambot ang butter, masyado malambot din ang dough ng pastries. Masarap ito kasi hahaluan ko pa pati ng chocolate chips ang cottage cheese. Ang cottage cheese para siyang ano eh, para siyang spread type na pagka cheese na puti. Parang kesong puti sa atin pero hindi wala, hindi siya maalat. Kesong puti kasi sa atin maalat eh. Dito hindi, walang lasang, walang asin. Kaya pwede siyang gawing minatamis, pwede din siyang gawing iluto sa maalat o sa ulam, I mean. Pero ngayon, gagawin natin minamis pastries. Matrabaho lang ito, itong pagmasa eh.
lalamasin ng lalamasin kasi ayaw niya na mainit ang manghusto, mahit na gusto sa kamay. At yan, ganyan lang dapat dyan. Mas ilalagay natin ng konti sa lap para ma tataksik-taksik. Habang nasa refrigerator siya, igagawin natin yung cottage cheese. Kasi lalagyan pa ng asukal yan at saka gatas para maging liquefy ng konti. Okay. Ganito ang resulta niya. Mas lagay natin sa ref para tumigas-tigas ng konti. Tsaka natin ilagay sa pan. Okay, see you later. Now, dito, cottage cheese na ilang grams ba yun? 300 grams. Nilagyan ko ng 3 tablespoon of sugar, white sugar, and 1 tablespoon of vanilla extract. Ngayon, para maging creamy pa siya, lagyan natin ng a little bit of milk. Asawa ko kanina nandito siya sa kusina, hindi niya akalain na nagbibideo ako. Sabi niya ano daw gagawin ko. Lagyan natin ng konting milk, fresh milk, na tansyahin na lang hanggang sa magiging creamy siya. Kasi pag in-oven na siya, hindi gaano tuyo ang resulta. Huwag naman dalmihan, kaya dahan-dahan para hindi magiging liquid naman ang gusto. Tagal na ako nangangarap na magiging trabaho ko ang pagluluto, cooking. Kasi gusto ko talaga ang pagluluto since nung maliit pa ako. Kaya nanonood ako ng mga cooking show sa mga TV channel. Maging sa Italian channel man, maging sa English channel. Naiinggit ako kasi sa sarap nilang dahil sa gusto kong magluto. And one day, napanood ko ang YouTube. Wait a minute ha, kasi kukuha ako ng chocolate chips. Ito, 150 grams. Okay, natin lahat ito para mas masarap.
haluan natin ng konti. Kailangan pa yata ng some more milk kasi na-absorb. Okay. More milk pa nga. Hi sis! Habang ginagawa ko to, chat-chat ako sa sister ko na inviting her to subscribe me. Subscribe my channel. Yeah, hello. You know who you are. How are you? Okay, set aside natin. Tapos kukunin natin ulit ang dough at ipa-flatten na natin. Okay, see you later. Okay. Ipa-flatten na natin. Ma-flatten ko na para ilalagay ko na sa paglutuan. Dapat yung bilog ang lutuan ko nito. Itaminit ha. Ipagalagay muna siya ng ganyan. Flour na ginamit ko dito is 400 grams yung brown flour. Tapos 100 na white flour na pang hindi on purpose pang cake flour. Okay, wait a minute ha. Balik tayo ulit. Ito na. Nalagay ko na dito sa uymaan. Mas kuha ng bilog. Yun, kasi may gagamit naman yan mamaya sa top. Tanggalin natin yung more mga mubra. Tapos, at saka natin ilagay ang ating mixture ng cottage cheese with the chocolate chips. Ako, paboritong paborito ng alam ko ng kilala ko to. Ayan. Paplat ng gusto para mapuno. Distribute them well. Sabi ko sa inyo kanina na I really love cooking. Pinapanood ko every shows about cooking sa TV, sa YouTube, anywhere, sa Facebook. Ngayon, naisipan ko, why not
doing it myself. Okay. Sabi natin dyan. Tapos, itong itinabi kong rest of the dough. Yung sipak natin para ilagay sa top. Magsisilang siyang trabahuin. Pero, good, nice result. Dahil hindi siya maputol. Pag-angat ko mamaya. Balik natin dito. Pawis na ako. Kasi kanina pa ako nakaharap sa oven. Okay. Yan. Okay lang. Maganda naman ang result. Kahit ang pinaghihirapan. Tapos, yan. Itong natira patong si babaw. Ipakita natin ang hustusap. Sarudyo. Kulang si babaw. Napi ko na nga ba? Okay. Ay, nandiyan na. Kalimutan ko si babaw. Okay, ganyan ang resulta niya. Kahit pamaya ako. Okay. Tapos, sorry, lagyan natin ng exact. Ito na lang.
Nagawa ko itong madalas pag meron akong strawberry jam. Nagawa ng naubos na yung aking strawberry jam, hindi pa ako nakagawa. Ito na muna ang gagawin ko. I-oven natin siya ng 40 to 45 minutes na nasa 200 degrees. Okay, bye. Please like, share, and subscribe.